What's up mga kanokis? Magandang umaga. Andito tayo ngayon sa bukid kung saan nakalagay yung ating mga manok. Kung makikita nyo mga kanokis, meron tayong manok na nakalagay dito sa scratch pin. Ayan. Galing ha? Ayan. Sa ngayon mga kanokis, ang available nating scratch pin ay tatlo lang. So soon, madadagdagan natin yan. Siya nga pala mga kanokis, itong mga nakalagay sa scratch pin, i-update lang natin yung kumpare nating nakakuha ng ating mga stag. Ayan, bali mga kanokis, 10 piraso ito ngayon na andito sa akin. Yun nga, medyo nagka-problema yung stag natin dahil sa meron tayong mga pabong pakawala na yung stag nilagay na natin sa ano sa cord. Tapos biglang binuli o inaway ng pabo. So yun nga, yung isa medyo nakapikit pa yung mata pero sa tingin ko hindi naman nabulag. No? Kahapon pa lang mga kanukis nangyari yon. Ngayon, yun ang gusto kong ipakita. Gusto kong i-update siya sa kanyang stag na nakuha niya. Wag na nating patagalin to mga kanukis, no? Kasi medyo mahaba-habang kwentuhan to mga kanukis. Huhuli natin yung yung na-disgrace siya kahapon. So ngayon mga kanukis, umpisa muna tayo sa gwapo. Running 6 months old na sila mga kanukis, yung nakuha sa atin ng ating kumpare. Ayan, pare Amel, andito yung manok mo. Ipapakita natin sa madlang people. So yun mga kanukis, tara, samahan nyo ako mga kanukis. Tapusin nyo itong video na to mga kanukis. So ngayon mga kanukis, ito yung isa sa masasabi kong gwapo na. Sa bats kasi nila mga kanukis, running 6 months na sila, meron talagang huli magyabang at mukhang mutmut pa kung titingnan mo. So ito mga kanukis, isa ito sa medyo nagyayabang na mga kanukis, no? Ito, blocks. Ayan. So ayan, blocks. Ayan. Poging-poging manok mga kanukis. Ayan, no? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nakangkad na manok mga kanukis. High station. Pare, ayan o. Ito yung RGB blocks na in-order mo sa akin noong 3 months old pa lang mga kanukis. So, ngayon mga kanukis, ito ay street RGB blocks. RGB, kung tawagin ko kasi kay Boss Nuno ko to nakuha. Ngayon may kayabangan to. So ayan, alam ko naman dito sa atin maraming nakakakilala kaya Boss Nuno. Ayan, sa RGB cockpit, yon. So, nakakuha ko sa kanya ng tryo. Yon, ito na yung mga anak. Unang mga anak nila, mga kanukis. So, ayan o, guwapo. Ayan, running 6 months old, mga kanukis. So, ayan. RGB blocks. Wow. So ayan, ang pangalawang natin, RGB blocks pa rin mga kanukis. Halos sa puro RGB blocks yung kinuha sa atin ng ating kumpare. Ayan mga kanukis, ito yung pangalawa. Ayan, medyo nagyayabag na rin ito mga kanukis, pare. Ayan o, ayan yung manok mo. Ayan, may itim yung mata. Di naman gaano may itim, pero guwapo. Sinungaling ka! Ayan, ay station din. At saka napakaganda nito ng katawan mga kanukis. Ayan o. Pare Amel, ito na ang RGB blocks mo. Baliw. Ayan, high station. Splagay ko. Papalo to mga kanukis. Malamang manok yan eh. Hindi naman yan na boksingero na magsusundot. So ayan mga kanukis, ito pare ha. Ito yung RGB blocks mo. Pangalawa na to mga kanukis, isa na rin to sa nagyayabang. Ihuli natin mga kanukis kasi yung iba medyo may problema, may diferensya. So siyempre, mag-uumpisa tayo sa mga gwapo. Dapat dali sa mental aspect. Ayan. Ito yung pangatlo. Mga kanukis, pare. Ito yung pangatlong RGB blocks din ito mga kanukis. Yung nanay nito ay blues. Ito. Ayan. Wow naman! Wow! Wow! Yan yung nanay niya.
Kaya ganito yung kulay. Namana niya ang kulay sa pulit, no? So, pero yung pulit na yung mga kanukis ay 2-way cross yun. 2-way cross ng RGB blacks at blues na lumalabas daw na binabae. So, yun ang kinuha ko para siyempre gusto ko makapalabas din tayo ng binabae dito. So, pero sa ngayon mga kanukis, hindi pa tayo nakakapagpalabas. Bali, tatlo itong blues na ipapakita ko sa inyo. Yung dalawa, P-comb. Ayan. Ito lang ang nag-iisang street comb. So, ngayon mga kanukis, ito yung pang-apat na ipapakita natin. Para Emil, ito yung isang blues din. Ito yung isang P-comb na blues. Sim din sila ng tatay. Yung tatay nito ay maya ipapakita ko sa inyo para naman malaman nyo kung sino yung tatay. No? Ito. Ito yung pang-apat. Medyo ano pa siya? Medyo lugong pa mga kanukis. So kaya hindi natin papatagalin. Mukhang malambot pa yung mga balahibo niya eh. Ayan. So ayan, gwapo rito mga kanukis. So ito yung panglima mga kanukis. Ayan. Ito yung pangalawang P-comb. Ayan. Maganda rin mga kanukis. Matangka din siya. So ayan mga kanukis. Ito yung panglima. Blows. Ayan pare Amel. Ito yung manok mo. Ito yung pang-anim mga kanukis. Ito naman ay gray. So ayan. Ibang lahi na to mga kanukis. Ang tatay nito mga kanukis ay nabili ko sa Expo noong 2018 ata yun. International Expo sa World Trade Center. Ayan, sa Pasay. Ayan. Ang bloodline ng mga kanukis ay Boston Roundhead over regular gray. Ayan, ang tatay nito. At saka ang nanay naman nito mga kanukis ay street sweeter. Galing kay sa pari natin. Kay Ramiro Barida ng Super Knock Knock, Kim Paul. Ayan, pare. Anak na, nang nakuha kong street sweeter sa'yo. So ito, dalawa ito sila. Ayan, medyo mailap mga kanukis. Ayan. Pare Amel, ito na ang gray. Oops, nanukwa. Ayan o, guwapo rin mga kanukis. Ayan, medyo mistisyon lang siya mga kanukis, no? Kung makikita nyo naman. Ito yung pang ito mga kanukis. Isa rin ito sa nabuli nung pabo. Kung makikita nyo mga kanukis yung palong niya, ayan o. May mga ano pa. May mga makikita nyo, parang may mga tuyong dugo pa. Ayan mga kanukis. So ang tatay pala nito mga kanukis ay nakuha ko nung International Expo kay Will Jim D. No, ng WDY Game Farm. Unang kuha ko yung sa Expo. Ang bala ko talaga nung kay Martin Escolin ko kuha, nakita ko nandun si Martin Escolin sa boot na yon. Sabi ko ito yung kay Martin Escolin na boot. Kaso nga lang, mga endorser pala yun, mga kanukis, team Bimig Integra yung nakalagay dun sa boot na yun. So, pero kahit paano, nakapagpa-picture tayo, kaya Will Jim D. Ano? So, nakakwintuhan din naman natin si Martin Escolin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, yun nga lang, di tayo nakapagpa-picture. No? Wala tayong prohiba. Pero yung tatay nito, meron akong picture. Ito, yan. Ayan, mga kanukis. Magkapatid to nung unang pinakita ko kanina. So, dalawa lang sila. Hindi lang sila dalawa, kaso nga lang, medyo, hindi pasado sa atin, kaya in-out na natin yon, bata pa lang. So, yon mga kanukis, ito yung pangpito. Ayan, guwapo rin. Ito yung, ito yung sa kanilang bats, ito yung medyo matapang sa kanila, ito yung bastonero, kumbaga. 4-way cross, ayan, stretch sweater yung nanay. Boston Roundhead over regular gray ang tatay. Ayan, punta na tayo sa pang-8. Ayan mga kanukis, ito na yung medyo may mga sinasabi kong may diferensya kanina. Tapang kanukis ng ating mga manok, palibasa, naglulugon sila mga kanukis. Ito na yung pang-8 mga kanukis. Ito yung may diferensya konti. Hindi lang konti pero may diferensya talaga. Kung makikita nyo yung mga kanukis, napakagwapong manok, no? So, ito mga kanukis ay kuba. Ay mga kanukis, no? Medyo kuba siya mga kanukis, no? Ito naman ay meron tayong kaibigan na nakipag-ano sa atin ng manok. Ito yung lahi ng galing sa kanya, Duk Badak line, yung nanay nito, yung kubaon. At saka pinaris natin sa 5K sweater. Ayan mga kanukis.
Napakagwapong manok sana, kaso nga lang, kuba. Baliw. So, pero okay lang yan, mga kanukes. Pwede na rin to. Ayan. Pare Amel, ito yung hindi ko sana ibibinto to sa'yo kasi nakakahiya naman. Eh, ikaw eh, nagpupumilit ka eh. Hindi, bigay na. Ngayon may kayabangan ko. De, joke lang pare ah. O, ito. Ayan. Ito yung pang siya, mga kanukes, no? Ayan, RGB blocks. Ayan, street comb. Ayan. Kung makikita nyo mga kanukis, medyo mistisyon lang siya. Pero, sa balahibo niya kasi, medyo ano lang eh. Medyo manipis yung balahibo niya. No? At saka, ito mga kanukis ay pare. Pare Amel, itong isa, may halak to. Ginagamot natin. Kasalukuyang ginagamot pa rin natin. Italaga makunat. Ayan, ito yung isa sa sakit dito na nahihirapan akong gamutin, no? Yung halak. Kung makikita nyo, wala namang sipon at pero may halak. Ayan, napakagwapong manok pa naman sana, oh. Napakagwapong manok. Kaso nga lang, yun nga, may halak. Ayan. So, ito mga kanukes, kung napansin natin to, maliit pa lang, hindi na sana lumaki to ng ganito kalaki. Kasi sigurado i-out natin to. Ito yung talagang nahihirapan ako na gamutin. At pagka ano kasi to, gagamutin natin, mawawala. Naranasan nyo na ba yun mga kanukis na mayroon tayong manok na may halak na pag ginamot natin, matatanggal. Tapos pag inilagay natin sa cord, maulanan lang kunti, babalik na yung halak niya. So ito yung huli na RGB blocks. Pare, Amel. Oh, ano, bakit? Alimbuyugin. Ito yung isa rin sa naglalaban na. Hindi ko pa pinipilit na ispar kasi bata pa. Ihingi na lang tayo ng update sa ating manok kung nagpanalo ba. Para siyempre, ano natin yung mga manok natin dito, malagay natin sa ayos na kung sino lang ang pwede nating itira dito. Galing ha? So yun ang purpose natin mga kanukis kasi sa ngayon mga kanukis marami tayong bloodline na kinuha, no? So, hindi man pares, iilan lang yung may pares dyan. Merong pure sa babae, may kinuha tayong pure na sa lalaki. Ito yung pang-isampo, pare. Ayan. Sa, ito yung pangalawang bastonero. So, ayan, pare. Kita mo, ayan, oh. Yung mata ng, manok. Medyo nakarilat-dilat na, hindi naman siya, pare, ano, hindi naman siya na bulag. Ayan. Ito yung binuli kahapon ng pabo. Ayan, nagulat ako, sabi ko, ano kaya ang tumitira nitong mga istag natin? Akala ko, yung mga inahin, yung mga inahin natin na pakawala dito, yun yung bumuli sa kanila. Kahapon ko pala napansin na pabo kasi andun yung balahibo kasi sabi ng pamanggin ko, lumaban daw ito sa pabo, mga kanukis, kaya siguro ko, yan, nanggigil din yung pabo. Hindi talaga, mga kanukis, may iwasan sa ating manuka na mangyari yung mga ganong senaryo. Diba? Kasi ano ya, siyempre, umalis tayo, 'di ba? Kahit saglit lang mga kanukis tayo na mawala sa ating manukan, marami na pwedeng mangyari sa kahit minuto lang. Ilalagay natin 'to sa kulungan mga kanukis, no? For keeping na ito kasi ginagamot natin. Ganun din naman yung mga pinakita ko kanina, ibabalik natin sila sa kulungan kasi hindi muna natin sila i-cord. Na dapat i-cord ko na sila. Hindi muna natin i-cord kasi nga baka bulihin na naman ang pabo. So, ang gagawin namin, sabi ko sa pamangkin ko, kumuha ka dyan ng mga kahoy, lalagyan natin ng net yung mga pabo na yan para hindi na sila makarating dito. No? So, yun, mga kanukis. Oh, napakagandang manok din, mga kanukis. Ayan. Pare. Ayan. Ayan yung update sa sinabi ko sa iyo kagabi na ang manok mo ay tinira, binuli ng pabo. Ayan. Ayun, medyo nagluluha pa siya. Pero hindi siya, bulag, pare. Ayan. Yun lang ang, niya, differential. Sa paglakad niya, okay naman. Wala namang pilay. May kita mo, yung pakpak niya, okay naman. Oh, walang pilay. Walang gadol. Yung manok na nabuli. Ayan. So, itatabi na muna natin to, pare, ha? Ilagay ko lang muna sa scratch pin. Okay. Ipapakita natin mga kanukis yung tatay nung ng blocks natin. So ayan mga kanukis, ito yung tatay nung istag na nakuha nating
sa RGB cockpit. Malamang RGB yung farm. Napakalaking manok mga kanukis. Alimbuyugin. Ito mga kanukis ay battle cross na ito. So nagtanong tayo kay busing natin na kung may pure ba siya. Wala daw siyang pure. Paano masabi? So ito mga kanukis, ang ginawa ko para lumapot yung dugo niya sa pagka alimbuyugin, yung dalawang babae na two-way cross din yun na nakuha ko, puro din may dugo na alimbuyugin. So ayan mga kanukis, napakalaki nitong manok na to. Ayan o, kasalukuyang hindi pa natin magagamit to. Pero malapit na rin mga kanukis, no? Kasi naglugon siya. Kung makikita nyo yung ano niya dito, medyo ano pa, nagpapalit pa yung ano niya, yung balahibo niya. So baka katapusan ng November or December, magagamit natin to. So ibabalik natin ulit to doon sa ano, sa dalawang babae na kasama nitong binili ko na tryo. So ayan, magaling to mga kanukis. Yeah. Paano masabi? So ito, paparamihin natin to. Isa ito sa paparamihin natin dito sa manukan. So, depende. Depende mga kanukis, depende. Kung halimbawa, titingnan natin yung mga score nito, hindi tayo magbabase dahil sa... Hindi tayo magbabase dahil sa gwapo sila, no? Ang intindihan ito, Pilipitan dila nito. No? Hindi sila magbabase. Hindi tayo magbabase dahil magaling sila. Kundi, sa panalo tayo magbabase. Yun lang ang matitira dito. So, yun. Ayan mga kanukis, ito yung tatay ng mga alimbuyugin natin dito na stag. So ayan, paulit-ulit na lang ako mga kanukis. So ayan mga kanukis, andito na naman yung mga nagbubuli. Ayan yung nagbuli kahapon mga kanukis, makikita nyo, ang laki niyan. Tapos, stag yung kalaban. Ayan, bali apat na piraso yan mga kanukis. So gagawa natin mga kanukis ng paraan yan para hindi na sila makapunta rito. So yun nga, yun yung gagawin namin na magagawa tayo ng net na doon hanggang doon lang sila, no? So sa ngayon mga kanukis, sa ngayon pare, ang manok mo ay iilan pa lang yung medyo nagyayabang. So ayan, napakagwapong manok mga kanukis nito. Nagpalit na siya ng balahibo. So hindi tulad dati nung unang kuha ko mga kanukis, paspas yung buntot niya. Ayan, yung dating picture niya. Nagpalit na siya ng balahibo. So ngayon, hanggang dito na lang muna yung video natin. So may mga, bisita tayo. Titingnan yung mga manok natin kung okay ba o hindi. So ayan, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga kanukis. Hanggang sa muli.